Magandang araw mga bida. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, share at comment na rin kung nagustuhan mo ang aking video. Tara, aral tayo. Hello, magandang araw po sa lahat. Ngayon, pag-aaralan po natin yung tinatawag na 3 I's, which is inquiries, investigation, and immersion. Ito po ay tinuturo sa senior high school. So, ito yung tinatawag na completion or finalization ng practical research 1, qualitative research na itinuturo sa grade 11, and practical research 2 is quantitative research na itinuturo naman sa grade 12. So, sa atin kasi, sa curriculum natin, kailangan natin matapos tong mga to para makaakit naman tayo sa mga subjects sa college after ng graduation. So, ano-ano ba yun? Prerequisite niya is practical research 1 and practical research 2. Ibig sabihin, kailangan mo munang matapos yung dalawang researches na yun. And then, saka mo ngayon kukunin tong III. Ito na po yung culminating activity o yung pagtatapos nung programa sa research sa senior high school. Okay po? So, alamin natin. Ano nga ba yung inquiries, investigation, and immersion? It's an applied track subject included in K-12 basic education in senior high school curriculum. This subject will develop the critical thinking and problem-solving skills of senior high school students through qualitative research and quantitative research. Okay? Now, pag sinabing applied track, ito po yung subjects that are developed the same competencies using different content. Ibig sabihin, kapag applied track subject, kung nasa ABM ka, pareho rin naman ang competencies, especially sa research. Kapareho mo rin yung sa STEM, kapareho mo rin yung sa TVL. Pero yung content niya, dun magkakaiba-iba. Okay, gaya sa STEM, pwedeng ang researches nila is about sa engineering. Kayo naman sa ABM, ang researches naman nila is about sa marketing sa mga businesses. Okay po. Next, sinabi ko na kanina, ito ay fulfillment or finalization or completion ng mga research na pinag-aralan nyo sa grade 11 saka sa grade 12 about qualitative and quantitative research. Okay? So, wag po kayo malilito. Yung word immersion is iba yun sa work immersion subject. Okay? Later malalaman natin. Ibang-iba po siya. Now, itong III na to, researches which is naka-relate na dapat, naka-align na doon sa field of interest mo o doon sa kinuha mo. Kaya nga, kung nasa ganong strand ka, kailangan yung research nyo, kung grupo kayo, individual, is naka-align. Okay? Ano-ano ba yung mga strand natin? O, review tayo. Meron tayong academic track, HUMS, yung Humanities and Social Sciences. About human life yan. Next, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Naman yung STEM. Okay? Next is, meron tayong ABM, Accounting, Business, and Management. General Academics naman, or GAS. Now, meron tayong Technical, Vocational, and Livelihood track. Marami po yan. Nandyan yung cookery, yung baking, dressmaking, nandyan yung electricity, nandyan yung welding, at iba pa na hindi ko nasabi. Arts and Design track and Sports track. Okay? So, sa pagdating sa research, may kanya-kanya na tayong ano yan. Okay? Pipiliing topic or title. Okay? Next. Research sa systematic investigation. Given na po yun. Yung halaga ng research, para saan ba yun? To know the truth o para malaman natin yung katotohanan. To make changes. May mga pagbabago sa lipunan, may pagbabago sa mga kagamitan, gaya ng mga innovations. To improve the standard of living.
sa pamumuhay natin, kaya tumataas rin yung antas, may technology ng nangyayari, is because of research din. To have a safer life. Maingatan yung buhay natin, yung kalusugan natin, lalo sa panahon ngayon ng pandemya. May mga research na nangyayari. Okay? To gather necessary information. Yung mga iba't ibang kaalaman, mga iba't ibang impormasyon na dapat nating malaman is dumadaan sa research. Explore our history. Tuklasin yung at siyasatin yung kasaysayan. Okay? Understanding arts. Unawain yung sining. Hindi lamang sa pagpinta kasi ang sining naman is malawak yan. Okay? Na tumatagos hanggang sa kultura ng mga bansa. Now, ano ba yung inquiries, investigation, and immersion? Punta tayo sa definition nila. Okay? Inquiries through solving of problems and proving. It involves questioning and interrogation. So, parang nagtatanong ka sa interview, di ba? From the word inquire nga yan, di ba? O mag-inquire ka muna, magtanong ka muna. Investigation. This is done carefully and by thoroughly inspecting details in organized manner and assessing facts which are uncovered in process. So meron tayong proseso, may organized manner na tayo pagdating sa investigation. Okay? Kaya nga pag nanonood tayo ng movie, di ba? O under investigation, talaga namang what? Step by step. Okay? Now, what is immersion? It means that the researchers immerse themselves in the culture they are studying. I-involve mo na yung sarili mo dun sa pag-aaral. Kasi alam mo, pag na-involve mo yung sarili mo sa pag-aaral o in-immerse mo yung sarili mo, mas nadadama mo nadarama yung ano ba tong pinag-aaralan ko. Kasi ikaw mismo naka-experience The payoff of immersion is usually immense as the researcher can gain information through other method. Okay? Immersion, the opportunity to gain perspective on the ground. Okay? Next. Ano pa? Yung inquiry kasi is from the Latin word in, means into, and yung querere, ask or seek. Okay? Pag investigation naman, Latin word, investigatus means to track. Ask and to track. Okay? Next. Immersion refers to deep level of personal involvement of the researcher with the object of study. Okay, kung halimbawa, sa immersion, ikaw is nasa ABM. Tapos, ang pag-aaralan mo is yung mga online seller. So, sa pag-aaral mo sa mga online seller, maaari na ikaw mismo sumubok nun. O sumama gawa ng mga online sellers. Okay, paano nila ine-execute? Tama ba yung word ko na execute? O ginagawa yung process ng pagbebenta? Okay po? Now, pupunta tayo sa ngayon sa most essential learning competency, which is MELC, under the Department of Education. Okay, lahat naman ng ginagawa natin sa DepEd, syempre, nanggagaling yan sa taas. Okay? Sa mga namumuno sa Department of Education. Prepare a plan and focus on issues and ideas in their respective field. Sinabi ko kanina yung mga strand, pati yung mga track, di ba? So, sa respective field natin, tingnan natin mabuti. Okay, later magpapakita ko ng sample. Formulates clearly the statement of research problem. So, marerecall nyo, ginawa ko to noong grade 11 at grade 12. O, ngayong grade 12 kayo, ginawa nyo to last sem. Okay? Select sites and synthesis of related literature uses sources according to ethical standard. Oh, by the way, yung mga videos ko, nasa link na rin kung ano yung mga videos ko na related naman dito na hindi na natin maididiscuss. Kasi na-video na naman po yun. Just look at the videos that I have here. Napakita ko sa screen. Pati yung mga titles nila. Gaya niyan, yung statement of the problem, yung mga strand, yung related literature, quali sa kakwanti, diniscuss ko na po yan. Describes adequate research design. O diniscuss ko na rin to. Ano ba yan? Yung quanti ba gagamitin mo o quali? Okay? Quali is what? Qualitative is more an interview, perspective ng tao, experiences. Soft data nga tawag dun eh. Yung pag nagsalita yung tao, sulat mo, opinion niya yun eh. O sulat mo siya. Now, kapag naman sinabing quanti, statistical naman yun, hard data naman yun. Bakit? Kasi numbers na siya, computation.
Okay? Now, ito yung bonus natin. Tingnan natin mabuti. Okay? Title ng thesis, so particularly sa ABM to, so Business and Marketing. So example, ito is kailangan ng statistical treatment. Ano to? Pang-practical research tool. Quanti to. Corporate brand image, customer satisfaction, and loyalty to selected coffee shops in Makati City by Forbes 2018. Okay? So, yan. Title yan. About marketing. Statement of the problem. Ibigay lang ako ng sample, pero marami pa to. Pwede pa natin i-explore. What is the customer's perception of corporate brand image in the terms of affordability, stylish, dependability, and reputation? So, nasa ibang mga videos ko na rin yung kompletong details nito. Ano pang pwedeng example? Is there a significant relationship between the customer's perception of corporate brand image and level of satisfaction to coffee shops in Makati City? Now, ano yung design, research design? So, dahil ito is quanti, descriptive correlation method of research. Correlational to. Okay? So, kasi makikita natin yung mga variables natin, nandiyan yung corporate brand image, satisfaction, saka loyalty. Okay? So, may discuss po yan sa mga videos natin. Now, ngayon naman sa quali. Okay? Ito ang sample. Yung mag-i-interview kayo. Kasi yung isa kasi ginamitan niya ng survey questionnaire. Money Making on the Road, The Daily Adventures of Long Street Vendor by Mary Grace and Alarcon et al. Yung mga kasama niya, 2018. Sa statement of the problem, what have the participants experienced in selling their good in the street? How have the participants benefited from selling on the street daily? So, in this case naman, this is phenomenology, phenomenological research design. Okay, so sa research design niya, dito mag-i-interview naman sila. Meron na rin po akong videos about sa qualitative. Okay, so yan yung mga sample natin na pwede nating ipagpatuloy kung ito yung related sa strand natin. Ito particularly sa ABM. Sir, paano namin gagawin yan sa STEM? So, depende rin naman yun sa teacher natin kung experimental lang gagamitin nyo o eto, gaya nito, Money Making on the Road, The Daily Adventures of Young Street Vendors, di hindi street vendors yung ilagay, diba? Kung about sa science, diba? Pwedeng doctors, nurses, so ma-relate na yun sa science eh. Okay? So, isa naman, kasi ito more on coffee shops, pwede mo naman siyang baguhin. Related naman dun sa field mo. Kung sa sports, syempre hindi siya coffee shops, pwedeng what? Pwedeng more on mga athletes ang ilalagay dito. Okay? Next, so, inquiries and investigation and immersion is about experiencing research and researching experiences. In this undertaking, basic knowledge of what research is and how it works is essential to ensure that the experience becomes fulfilling. So, eto na. Tapos na yung research natin. Okay? So, although quarter one pa lang yung ni-run through ko, pero as I said, this is culminating activities na po ito. Okay? So, mula chapter 1 hanggang chapter 5 tatapusin natin. At again, yung sa structures from chapter 1 to 5, diniscuss ko na po yun sa mga ibang videos ko. Okay? That's all for now. Sana nabigyan ko kayo ng ideas about sa III, Inquiries, Investigation, and Immersion. Again, iba po ito sa Work Immersion ha. Ito pong III is Fulfillment. Kailangan matapos natin ng research. Yung Work Immersion naman, it is what? On-the-job training. Okay? So, please subscribe to my channel. I'm Teacher Ryan. And kung nagustuhan nyo ang video ko, kindly comment down. And click the bell button. Maraming salamat and God bless.